bakit sa dami ng forma ng literatura, mas pinili mo yung personal essay, sanaysay, no? Or creative essays, or also called creative nonfiction, kaysa yung the usual na tula or maikling kwento? Okay. Ang totoo, katulad mo, ng professor niyo si Seymour, nagsimula ako sa Campus Jorn din sa Philippine Normal University way back in the 90s, no? Panahon natin yung Seymour, no? Siyempre, katulad din ng mga naunang manunulat, nahilig din ako sa patula-tula, sa kwento. Yan naman madalas, eh, di ba? Tula, kwento, gusto mo mapublish sa campus paper, di ba? Makita yung byline mo. Pero siguro, napansin ko nung mga panahon yun, during the 90s, ng campus journal ko, na parang ang bilis ng flow ng aking thought. Pag totoong kwento yung sinusulat ko, tungkol sa mga sarili kong experience or indirectly experience sa makilala ko. Siguro masyado akong pinangatawanan yung sinabi ng teacher ko nung high school na dapat kung magkukwento ka, kilalang-kilala mo yung kwento. Eh siyempre, ang intindi ko doon, ang kilalang-kilala ko, siyempre, kwento ng sarili, ng sarili ko, di ba? So, eh, ganun naman talaga yung dogma sa pagkukwento. Dapat kilalang-kilala mo yung kwento, di ba? Kahit pa fiction niya. So, masyado ko yata, masyado kong pinangatawanan, masyado kong sinapuso yun. But anyway, nagsimula talaga ako sa, nagsimula sa children's story, sa play, under the tutelage of the late Rina Villanueva. Tapos, napunta ako sa TV kasi may batibot noon. Nung halos pawala na yung batibot, ako nila nagsusulat doon sa Kasirene way back the year 2000 hanggang 2002. Pagkaalala ko ngayon, mga live shows niya, ako nalang yung nagiging writer nila noon. Pero hindi naman ako nasama sa parang pinaka bulk of writers nila ng panong pick na pick yung TV show. So, hindi ko talaga binalikan yung essay pa. Until, well, may mangyayaring isang tragedy nga, yung mamatay yung anak ko noong 2004. At feeling ko, ang pinaka-best way na maipaalala yung buhay niya sa mga susunod niya generation ay isulat ko yung naging maikling kwento ng buhay niya kasama ako. No? Eh, mahilig siya sa Beyblade that time hanggang magkasakit siya ng leukemia. So, habang nakaburol siya, ewan ko ba, as a writer, biglang pumasok na agad sa ano magiging title. Kailang connected sa Beyblade, kailang connected sa Saturday. Kasi Saturday lang kami nakikita nung ano ko. Kasi that time, well, nag-gone downward na yung relationship ko sa nanay niya. That was in 2004. From 2001 to 2004, separated na kami ng mother. So, bigla ko binalikan yung creative nonfiction. Ang hirap kasi pagkalibing ng anak ko, siguro mga 2 to 3 weeks pa lang pagkalibing niya, kailangan ko na siyang isulat. So I remember that time, sinulat ko siya ng 4 ng afternoon. Nagulat ako 3 o'clock na madaling araw. Bago ko, hindi pa natapos, pero nagsusulat pa rin pala ako na hindi ako kumain, hindi ako umihi, hindi ako tumayo, pero iyak lang ako na iyak. No? Nababasa yung yellow pad ko. So palagay ko, noong 2004, nung naisulat ko yon, na permis ko sarili na mukhang malakas ang poetics ko sa creative nonfiction. So binalikan ko yung genre. And then eventually mananalo siya sa Palanca. And then sabi ko, pangatawanan ko na nga to, gawin ko ang unang libro creative nonfiction. Total marami akong kwento na personal experience na gustong-gusto kong ibahagi, no? So yun, doon nagsimula yun. Na kaya napunta ako sa creative nonfiction. Medyo tragic yung naging springboard. No? Ngayon nakakwento ko na maluwag yan. Pero noon, hindi ko maamin yan. No? So, yun. Itong creative nonfiction, parang ano, no? Actually, hindi siya ganun ka-familiar sa students, no? Mas madalas kasi essay. Diba? Lalo-lalo na ngayon, no? Online class, karamihan ng pinapasa ng estudyante, essay or sanaysay. No? Ano ngayon yung kaibahan, no, ng creative nonfiction sa the usual essay or sanaysay na pinapasa nila sa klase? Nakakatawa kasi sa social media, lahat ng post natin, even that snippet of thoughts,
what do you, ano, sabi niya, what on your mind ba? What's in your mind? Ng FB. Pati magpo-post natin mga pictures, group selfie, lahat yan ay creative nonfiction. No? Pinapost natin yan, hindi lang para ipakilala sa mga kaibigan natin sa FB yung sarili natin. Ang totoo niya, mas kinikilala natin yung sarili natin. In a way, lahat yan ay papunta sa nonfiction writing. Germ lahat yan ng nonfiction writing. Anong kaibahan niya? Of course, ang pinaka seed pa rin ito ay storytelling. Ganun din ang sinasabi ko sa creative nonfiction. Storytelling pa rin yan, kwento pa rin yan, pero bakit iba siya sa maikling kwento? Una, in terms of element, halimbawa, sasabihin nila, madaling magsulat ng creative nonfiction kasi nandyan na yung kwento mo, nangyari na, so hindi mo na po problemahin yung setting, hindi mo na po problemahin yung characters, di ba? Mm-hmm. Hindi mo na i-imagine yung talagang pinaka-plot kasi nangyari na. So sige, sabihin na natin technically, madali. Kasi nandiyan na. Unlike sa pag mag-iisip ka ng fiction, i-imagine mo pa yan, i-conceptualize mo pa. Okay? Kikilalanin mo pa yung character mo. Sa creative nonfiction, ikaw na yung character mismo at yung ilang tao malalapit sa'yo. Pero, nalimutan yata natin na mas mahirap sumulat ng creative nonfiction kasi exposing your true self is a hard work. Ilan sa atin dito ang kayang mabilis mag-reveal ng sarili? Ba't sarili? Hindi kasi ito anecdotal. Okay? Sa creative nonfiction na wala sa fiction, okay, kinoconfront mo yung mga bagay na uncomfortable sa'yo. Confessional writing din kasi ito. May mga pinagtatapat ka dito na dating hindi mo sinasabi kaysa sa pinakamalalapit mong kaibigan. Ngayon, isusulat mo ito. Lahat ng kapalpakan mo, kahinaan mo, mga shortcomings mo, mga questions mo sa values in life ngayon, lahat ng contradiction ng sarili mo at pananaw mo sa buhay, kailangan lumitaw sa isang particular experience para hindi siya maging anecdotal. So, ibig sabihin, mas inilalabas mo dito yung emotional truth. Kasi dito sa emotional truth na to, dito magsisimula yung insight. At ang insight na makukuha ng readers doon sa kinuwento mong karanasan, ang magiging pinto nila para sabihin nila at the end, towards the end of that story na akin yung experience na yan. Hindi man ako namatayan ng anak katulad ng nagkaroon na, wala man akong anak ngayon katulad ni Ferdinand Jarin, pero pwede kong yakapin agad ang nanay ko. Pwede kong agad kausapin ang mga hindi ko na kinakausap kasi marirealize ko na nasaktan din ako katulad ng sakit na naramdaman niya or napilay din ako katulad ng pilay na naramdaman niya. Katulad ng pagrelasyon ko sa ibang tao, na maikli pala ang buhay. So marami kang insights na pwede makuha na pag adayad ng the story, maaalala mo yung plot ng kwento ko, pero ang totoo niyan, mas mapupunta sa'yo sa sarili mo yung kwento. Okay? So nilalagay natin, nagre-reveal ng sarili ang isang creative nonfictionist. Hindi para magkaroon lang ng desperadong ego trip. Para sabihin, oy, tinan yung buhay ko. No, maawa kayo sa akin, magkaroon kayo ng simpatya sa akin. No. Ibang-iba yun. No? Ibang-iba ito sa post sa FB na nagpapaawa para lang magkaroon ng clout. No? Sa creative nonfiction, nagko-confess tayo. Pinapakita natin ang contradiction ng ating mga pagkatao. Yung mga kwento na nilireveal natin dito, madalas ito yung mga kwento. Kala natin walang kwenta, pero nandito talaga yung mga kwento. Ina-expose natin ang sarili natin para makilala ng mga readers yung sarili nila. At wala nang pinakamalalim at pinakakonkretong tao, kundi sa taong kilalang kilala niya yung sarili niya. Mm-hmm. Merong kasing ganitong ano, danger. No? Kapag kayong film students nagsisimula, kukuha sila ng kwento from siguro imagination. No? Tapos mm-hmm. later on, sa thesis, dun nalalabas yung personal. Yeah, so madalas, gagawa ng thesis, for example, ilang beses na to, na yung estudyante, inimbita yung magulang niya do sa thesis defense, tapos yung pelikula niya ay forma ng pag-out, for example. No? Pag-out niya mm-hmm. bilang lesbiana or bilang bakla. No? At through the form of the short film. So dito na lang sa bandang huli, no? Sa huling pelikula na gagawin sa kolehiyo, doon nagiging personal. Pero yung usual na ginagawa doon sa other film subjects,
siguro kukuha from balita, no, social issue, or kukuha from imagination or napanood, no, na pelikula, gagayahin ng konti. Kaya ang dami ring nagpapaka-love Diaz, ano, kapag kasimula, no, nung kanilang pag-aaral sa film school. So ito ngayon, paano, no, matutulungan or ano yung maipapayo mo dun sa mga nahihirapan? Kasi yun nga, no, parang sinabi mo kanina, madali lang yung, maaring isipin ng iba, madali lang yung creative nonfiction dahil nangyari na yan, no? Pero yung pagtatapat, no, yung confessional, yung pagsasabi ng bahagi ng sarili mo, and, no, just by reading your two books, ang dami na namin kaagad malalaman, ano, doon sa buhay mo, sa kinabuangan, sa sembo, sa nyog. Paano magiging maaga, no, yung pagkukwento ng estudyante ng personal niyang karanasan, no, kahit sa simula pa lang ng film school kaysa yung later on na lang. Penetrating the familiar is a hard work. Dapat alamin agad ang estudyante yon. Ibig sabihin, dapat mong ma-realize kung gusto mo magtapat na we are multiples. Yung konsepto ng pagre-reveal na ganito pala ako, lesbian pala ako, or diba, homosexual pala ako, or may karelasyon pala ako, may asawa, mga ganyan-ganyan. Ay mga plot twist yan na pang-shock factor lang. Pero hindi naman talaga yun dapat maging revelation. Ang totoong nire-reveal mo dapat ay yung contradiction mo bilang tao. Okay? Paano yun? We are multiples. Mabait ka pero gago ka rin naman talaga. Mapagbigay ka pero nagdadamot ka rin naman talaga. Okay? So, palagay ko, kung isasaksak mo sa utak mo na hindi iisa lang ang identity mo or hindi lang iisang character mo. Kasi bilang tao, talagang ganun tayo. No? Huwag tayo magmalinis. No? Ganun talaga tayo, sabi ni Walt Whitman. At ako naniniwala doon. So, pag tinanggap mong ganun ka, matatanggal yung mga revelation na based lang sa mga gender labels or what-what. No? Ang mas i-reveal mo talaga yung contradiction ng pagkatao mo. At maglilitaw ito ng mga contradiction, no? Bakit ko mas dinidiin yung contradiction sa revelation? Kasi ito yung madalas na iniiwasan nating tingnan. Ang totoo, pag na-reveal ka na homosexual ka, sila yung umiiwas sa'yo na tingnan ka lang ganun. Pero ano naman yung revelation mo na ikaw mismo yung umiiwas tingnan? Diba? Kasi masyado tayo naka-base sa contradiction ng pananaw ng iba sa atin. Pero sa creative nonfiction, oh, pag-reveal talaga ng sarili, ang mas hinihingi dito ay ano yung maiiwasan mong tingnan sa sarili mo? Bilang tao, bilang ikaw, ano yung man hindi mo tinatanggap sa sarili mo na kailangan mong tanggapin, kailangan mong ipagtapat na pag nagsulat ka ng kwentong totoo, katulad ng creative nonfiction. We tend to write our deepest fear dito sa creative nonfiction at hindi mong gugustuhin yon agad-agad sa writer. Pero kung malakas ang loob mo at gusto mo sumubok ng creative nonfiction, you have to write your deepest fear. Madalas raw, sabi dito nga sa note ko dati, ang totoong kwento na ay katumbas ng pagkukwento ng iyong kahihiyan. Kahihiyan ba maging bakla sa ngayon? Hindi na eh. Sa totoo lang, masyado ng gasgas ito. Masyado ng gasgas na itong bakla festival, itong homosexual festival as a revelation. Iba na ang level ng discourse ng homosexual ngayon. Halimbawa, nilalaban natin ng Pride Week, nilalaban natin ng Pride Month, pero dahil ba sa pagiging bakla lang, hindi ito nilalaban para lang lumande. Inilalaban ito dahil bago mo inilalaban ito, alam na alam mo yung social injustices. At isa lang ang pagiging ang injustice sa mga homosexual para ilaban ito. Nakakuha nyo? Hindi ito nilalaban para lang ipamayagpan yung rainbow colors. Nilalaban ito kasi na-marginalize ito. So hindi ito nilalaban dahil hindi tanggap ang bakla ngayon. Although hindi pa talaga tanggap dahil sa toleration level pa lang ito at hindi understanding. Pero alam nyo yun, bakit ako masyadong nag-capital down? Ito lang ba talaga yung gusto mo ikwento? Yung sabihin mo sa dulo na bakla ka pala at gusto mo sabihin sa sarili yun, sa ibang tao na tanggapin niyo ako. Hindi naman yata yun ang contradiction talaga ng buhay. Hindi yata talaga ito yung internal contradiction ng buhay. No?
bigyan mo ng kahulugan ang mga bagay na ibubukas mo. Kasi when we tend to write our deepest fear of looking foolish, dinadala naman talaga tayo nito sa mga uncomfortable, sometimes devastating questions. Halimbawa, ano yung mga devastating questions mo sa sarili mo? Ano yung mga devastating questions mo sa mga mahal mo sa paligid? Ano yung mga devastating questions mo sa mga values mo sa buhay na pinaniniwalaan mo pa ba? O hindi na? Ano yung mga devastating questions mo sa mga taong nanakit sa'yo along the way? Ito ang mga revelations ng sarili. Para mas mapalalim yung tinatawag na revelation. Ngayon, kung ito yung ilalagay mo sa isang fiction story, mas insightful ito sa manonood ng fiction mo. No, hindi tayo, kung nagkakwento, para pagdating sa dulo, isasabihin ng audience, ay, shit, patay na pala siya. Ay, shit, multo na pala yung nagsasalita. Fuck, bakla pala siya. Ganun lang ba yung gusto mong i-reveal? Ganun lang ba yung gusto mong i-channel? Diba parang babaw nun? So, yun, sa akin ganun, no? Hahanap ako ng contradiction para makapag-reveal ang sarili. At contradiction ito sa sarili ko. Hahanap ako ng mga question sa sarili ko. Sa ito mama tambien ni Alfonso Cuaron. Magkaibigan si yung karakter ni Diego Luna, no? Tsaka ni Gael Garcia Bernal. Tapos nakaranas sila na may makasama sila sa road trip, no, na mas matandang babae sa kanila. Tapos later on, spoiler alert, naka-sex, no, nung bawat lalaki, no, nung magkaibigan, yung babae si Maribel Verdú, no, yung character ni Maribel Verdú. Grabe, nung piliko lang eh, lumitaw yung mga milk, no? Mm-mm. Talaga nagka- pero ang realization actually doon, no? Baka hindi naman talaga sila tunay na magkaibigan dahil doon sa pagkakaiba nila ng social status. No, yung Diego Luna kasi mayaman, tapos yung Gael Garcia Bernal ay mahirap, no? So pwedeng doon, hindi lang yung pang-shock mo na nakipag-sex sila pareho sa matandang babae, kung hindi yung realization nila doon sa karanasan na yon, no, na baka peke pala yung friendship nila, no, dahil doon sa pagkakaiba ng kanilang social status. May problema sa storytelling talaga ngayon. Halimbawa dito sa UP, marami akong nakikitang pelikula ng kabataan. Magaling kayo sa technicalities, na talaga, pero lagi naging in a nutshell naging problema sa storytelling. Ang idea yata lagi nila storytelling ay yung shock factor. The plot twist. Ano magiging plot twist sa dulo? Hindi yun ang kwento. Incidental lang yan. Bigyan ko kayo ng tip. Siguro doon yung alam niyo yung magiging dulo ng kwento niyo, pero hindi laging yun yung plot twist. Para alam niyo kung saan niyo dadalhin yung kwento niyo. O, ganun ako ngayon pag nagkukwento. Dapat alam ko muna paano matatapos yung kwento bago ko simulan. Para alam ko kung anong direction ang pupuntahan ko. Okay? Alam ko kung saan ko dadalhin yung kwento. So, ibig sabihin, pag ganun yung exercise sa utak niyo, hindi plot twist. Hindi plot twist ang ano ang burden ng storytelling niyo. Saka yung mga revelation, hindi yan nasa dulo. Ang revelation kahit sa simula pa lang may revelation na, no? Along the way may mga revelation yan at madalas hindi ikaw nagpo-provoke ng revelation na yan sa writer. No, naglalatag ka lang ng mga eksena. Okay? Pero yung audience na magbe-visualize niyan, ang magkakaroon ng revelation sa sarili nila. Ang problema kasi sa plot twist, ikaw yung nagsasabi ng revelation sa audience. Sinusubo mo na. Buti sana kung malalim din yung revelation na sasabihin mo. Eh kung gas-gas din naman pala. Diba? Lagi na lang ba tayong bakla festival? Lagi na lang ba tayong multo pala festival? Lagi na lang ba tayong patay na pala festival? Ganun na lang ba lagi yung takbo ng mga kwento? Ganun nakikita ko pa rin hanggang ngayon sa ibang mga estudyante ko, kahit sa panitikan, no? Kahit hindi sa filmmaking. At malaking problema yon. Sige, pwede kasi ano, no? Maaring, ito, tinitingnan ko rin eh, maari sigurong sa atin, sa generation natin, medyo gas-gas na siya. Pero baka kasi dahil bata pa sila at hindi pa ganun karami yung nabasa nila or napanood nila.
baka feeling nila bago ito, no? Or galing ito sa ano? Galing ito sa basic storytelling, no? Ang ikukwent, ang sasabihin kasi sa iyo sa story and character, dapat merong kang character, meron siyang problema na isosolve, no? At mahirapan siyang isolve tong problemang to para may conflict. Pero sa end, either ma-solve niya to or hindi, ang mahalaga dapat may pagbabago do sa karakter niya. 'Yun yung basic, no, na storytelling. So paano mo ngayon, for example, no, bibigyan or paano yung mo sila bibigyan ng halimbawa, no, ng basic na merong character, may goal, tapos ito yung maaring maging bago do sa kwento. Una, masakit bang sabihin pero wala kang moral authority magsulat, hindi ka nagbabasa. So wala ka rin moral authority ng pumunta sa kurso ng filmmaking kung hindi ka mahilig manood ng sine. At hindi ka rin nagbabasa. Mahirap na nagka-interest ka sa filmmaking dahil gusto mo palang matutunan lahat doon sa kurso. Dapat bago ka mag-apply sa kurso ay may background ka na sa mga ganito. Yun ang problema. No? Tungkol naman sa characterization, halimbawa, sa takbo ng kwento, may isang formula si Rene Villanueva na ginagamit ko hanggang ngayon pag gumagawa ko ng play o kwento. No? Yung tinatawag niyang hangarin. So dapat merong hangarin una yung character, yung kwento. And then, para maabot yung hangarin, dapat sa gitna may balakid o struggle siyang mangyayari. At sa dulo, then sa dulo, ay meron siyang ano yung mangyayaring kapalaran. Actually, hindi hangarin yung term niya. Ang tawag pala niya dyan, MBK. Mithi. Balakid, kapalaran. Okay? So, ano yung objective ng character talaga sa kwento mo? Ng main character. At ng mga sub-character. Dapat malinaw agad sa iyo. Pag nakilala mo na yung character mo, ano ba talaga yung gusto nila mangyari sa kwento? Ano yung kanilang gustong marating? Mangyari. Ngayon, ano yung mga ilalatag mong conflict? Ano yung mga ilalatag mong harang para hindi niya marating yan? Nire-represent ba yan ng isang kontrabidang tao? Nire-represent ba yan ng isang sitwasyon, ng isang condition sa lipunan o sa pamilya niya o sa mga kaibigan niya? Sa mga paipagrelasyon niya. So that malinaw sa yon. Para hindi niya marating tong mithi na to. Yun yung aim ng conflict eh. Kailangan malinaw din. Malinaw sa yung mithi as a writer, malinaw din sa iyo yung magiging struggle niya para lagpasan niya yung ilalatag mo rin mga balakid obstacles. Ngayon, towards the end, maabot, ano yung magiging kapalaran? Yung kapalaran, it will talks about the what? The ano? The what happened to the mithi? Narating ba niya yung objective niya sa kwento? Mithi? Narating ba niya yun o hindi? Yan ang usual na ikakasa natin doon. Pero may isa pang tanong doon. Narating ba niya yung mithi niya towards the end of the story pero at sumaya siya? So, narating ba niya yung mithi niya at the end of the story pero hindi siya sumaya? Hindi ba niya narating yung mithi niya sa kapala as a fate o kapalaran niya pero hindi man niya narating, sumaya siya? Or nung hindi ba niya narating, hindi rin siya sumaya? So that malinaw sa iyo. So simple, di ba? Yung arc ng kwento. Nakilala mo character mo, ano objective niya sa buhay? Ano yung mga ilalakad mong struggle, obstacles sa and pag sa nadulo, ano yung magiging fate niya o kapalaran niya? So yun, malinaw sa akin yung lagi pag nasusulat ako ng kwento. Lalo pag fiction. Ngayon, kung ilalagay ko yung sarili ko doon, of course, lagi namang may part of our personal journey sa buhay o personal identity o personality, personal experience doon sa kwento ilalagay natin. Maring ilagay ko yung sa sub-character, hindi laging sa main character. Pero sisiguraduhin ko, pag nilagay ko yung part ko, revelation yun ng what? Hindi lang revelation ng papunta sa oh. So, no?
kundi revelation yun ng insightful pa rin. Mm-hmm. So, ngayon, pagka kinonek mo na siya ngayon sa creative nonfiction, no, sa essay, kasi parang kung magkakwento, kunwari, ang estudyante ng personal niyang karanasan, baka ang alam niya yung detalye, pero saang punto ko tatapusin yung sanaysay? Diba? Yung usual kasi na reflection essay, no, na pinapasa sa klase, ano yung natutunan ko after watching the film? Ano yung natutunan ko nung umattend ako ng webinar? Ganun, di ba? Yung mga pinapasa sa online class. Pero itong creative essay, personal essay, or creative nonfiction, kapag kinuwento mo, for example, yung experience mo sa kinabuangan, or yung experience mo sa nyug, or yung experience mo sa sembo, paano mo naiisip na di hanggang dito lang yung ikukwento ko, dito matatapos itong sanaysay na to? Magandang punto yan. Pero bago ko sagutin yan, tanong ko, na lahat ba kayo nagsulat ng formal team composition noong high school? Or sa public lang ba yun? Naalala niyo yan, Gabriel? O di ba creative nonfiction yun? Pinapasulat ko yun ang aking bakasyon, ang tagyawat ko sa noo, para mag... Ganun yung mga title, di ba? Ang problema ng mga teachers natin, hindi naman sila practitioner bago sila mag-check noon. Kaya lagi dinya-check nila, maayos na pagsasalaysay. Matalinghagang mga salita. It's in the form. Tapos maghanap sila moral lesson. My God, creative nonfiction must be confessional writing. So ano moral lesson? No? So, anyway, doon sa tanong na yon, alibaba sa kinabuangan, wala akong planong i-reveal na ako ay product of a broken, of a separation. Wala rin akong planong i-reveal na kami pala ay second family lang. Wala sa hinagap ko na isulat yun. Pero nung sinusulat ko yung book, ang laging tanong ko ay, paano ko sisimulan yung chapter? Anong simulang chapter? Remember, doon sa book ko na Beyblade, ang una ko may susulat, yung pinaka-end story. Yung Beyblade. Sa anak ko. So, anong panahon yun? Father na ako nun. Pero kung gagawin ko yung collection, dapat simulan ko na bata ako. O ngayon, madaling sabihin na marami akong anecdotal story yung bata ako. Parang kayo, di ba? Naipaglaro kayo sa mga kalaro nyo, may mga nakaaway kayo sa mga kalaro nyo. Kung ganun lang ikukwento ko, walang kwenta. Okay? So paano ko siya sisimulan? Kailangan ko simulan sa kung saan talaga feeling ko nagkaroon ako ng formative years at sa probinsya yon. So pwede ko simulan agad na nabuhay ako sa probinsya, pero may question. Ang question doon ay, paano muna kayo nakarating sa probinsya? Itaga Maynila kayo. Kailangan kong harapin yun. Kailangan kong i-confront. Okay? So unang-una, dapat malakas sa loob mo mag-confront ng mga bagay-bagay. Ano nangyari? Noong nasa Maynila ako during my college days in the 90s, pag napapadaan ako sa Cubao, nakikita ko yung Victory Liner bus station. Ewan ko ba, pag nakikita ko yung Victory Liner bus station, binabalik niya ako doon sa probinsya namin, sa Candelaria, Zambales. Take note na pinanganak ako sa Makati. Ha? Pagdating ng high school and college, bumalik ako ng Manila para dito mag-aral. My elementary years was spent sa Candelaria, Zambales. Kaya nung college, pag nakikita ko yung Victory Liner bus station sa Cubao, halos naiiyak ako. Bakit? Kasi naalala ko, nung elementary ako, I think until now, this is the same and the only bus line na nagdadala ng mga tao to and fro from Zambales province to Manila, the Victory Liner bus. Eh, ano ngayon? Anong connection nun? O sige, na-place ko yung Victory Liner sa Zambales, sa bayang ko. Pero ito rin kasi yung bus na lagi kong hinihintay nung bata ako sa probinsya, doon sa baryo namin, kung saan nakita ko yung kanto from our house, kung titigil yung bus na yon or hindi. Kasi baka dalhin na niya ang nanay ko. So every afternoon, every morning, and during my childhood, wala akong hinihintay kundi yung bus Victory Line na yun. Baka kung sakali, dalhin niya na yung nanay ko sa amin. Dahil that time na yon, yung nanay ko ay nagtatrabaho bilang mananahi
somewhere in Mandaluyong, Quezon City, as a single mom na hindi ko pa alam noong panahon na yun. Ang naiintindihan ko lang, bakit niya kami iniiwan. So, anong nagpakilala sa akin particular experience habang nagkaroon na impact sa akin yung Victory Liner bus na yun? Pinaalala niya sa akin na may connection sa akin yung bus sa nanay ko, sa paghihintay ko sa nanay ko. So, pwede ko na ba ikwento? Pwede ko na ibang i-reveal yung particular experience na may isang bata noon na lungkot na lungkot, naghihintay, isang single mom niya na iniiwan sila para magtrabaho sa Manila at umuwi lang pagsweldo every once a month or minsan nga twice a year. Yun na ba yung kwento? Pwede, pero baka pang maalaala mo lang kaya yun. Melodramatic yun. Actually, follow-up question ko dapat yan sa'yo eh. Paano mo naiwasan na gawing maalaala mo kaya yung kwento? So ano yung i-reveal ko dapat? Di ba sabi ko kanina contradiction? May mga iniiwasan akong tanong. Actually, itinanong sa akin nung moment na yun habang iniisip ko yung isulat ang kaya mo na ba sabihin sa kanila na kayo ay produkto ng second family? Kaya mo bang ipagtapat sa mundo na ikaw bilang panganay ay mas nauna pang may nauna pang panganay sa'yo? Kaya mo bang i-reveal sa mundo na yung nanay mo ay naloko ng tatay mo kasi nagpanggap itong binata? At nalaman lang ng nanay mo na hindi pala binata totally yung tatay mo nung naghiwalay sila. Na nabiktima isang probinsya ng si Linda na nanay mo. Kaya mo i-reveal yun? Hindi pang maalaala mo na kaya. Yun ang mga revelation. Kasi contradiction ng pagkatao ko yun eh. Kaya ko na bang questionin yung mga yun? Kaya ko na bang i-confront yung mga yun habang sinusunod ko siya? Hindi para sa entertainment ng audience ko, kundi ako as a writer. Nung sa wakas, after a year, kaya ko na siya ang i-confront. Saka ko lang siya may susulat. See, ang batting average ko per essay ay one piece a year. At ang conceptualization ko ay sa buong taon. Kaya yung unang libro ko, umabot yan ng 8 years. Kasi ang hirap exposing yourself sa hard work. Pangalawa, nakikilala mo lang ang lahat ng bagay pag tumitigil ang mundo. Pag nakakaramdam ka ng sakit, ng contradiction, saka mo lang nadidefine ang mundo. Kasi tumigil siya sa'yo eh. Doon mo nakikilala kung sino man tunay mong kaibigan. Doon mo nabibigyan kahulugan kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Kasi kahit masakit yan, tumigil ang mundo sa'yo, kaya mo naman sila pangalanan na. At hindi mo napapangalanan ang mga kahulugan ng bagay pag masaya ka. Pag nasa party ka, ang alam mo lang party, pero walang meaning yun. Fleeting lahat eh. Kaya nga sinasabi ko lagi sa mga estudyante, gusto niyo magsulat ng creative ng fiction or maging writer, sana masaktan kayo pa ulit-ulit. Sana madapa kayo pa ulit-ulit. Sana umiyak kayo pa ulit-ulit. At pagkatapos mawasak puso niyo. Pagkatapos kung gusto niyo pa rin magsulat, then welcome to the club. Sinabi yan ni Tony Perez, actually sa isang writer. At mula nun, totoo eh. Hindi ko man sinasabing masaktan kayo, pero pwede mangyari talaga at usually nangyari. So, mabalik doon sa kwento. So, nung kaya ko na siyang confront, sabi ko, ito yung particular experience na dapat ma-reveal. So alam ko na ako. See, parang anecdotal sa Victory Liner, pwede ko sana mailigaw yung readers sa pagiging bata ko lang. Then parang melodramatic, na naghihintay yung anak sa nanay, parang maalaala mo kaya 11, drama na yon. Pwede na ako magpaiyak doon, pero hindi pagpapaiyak ito eh. No? Pag-confess ito eh. Yun ang kaibahan niya sa maiking kwento. Walang ganun sa maiking kwento. Pangalawa, sa maiking kwento, kailangan mo mag-isip ng conflict. Dito sa creative nonfiction, optional siya kasi born out of conflict na siya. Di ba? Conflict itself na. Kaya biglang, yung kwento ng kinabungan na imbis na dapat childhood, uumpisan ko sa linyang ganito. Ang tagal namin tagal ko kinonceptualize yung first line. Kasi dapat doon pa lang sa first line, nandoon na yung meat of the story. Binibigay mo na ng idea ng revelation mo yung reader. Halimbawa,
tungkol ito sa pagkabata ko sa Kinabuangan, i-reveal ko dito ay paano kami napunta sa isang maliit na baryo na ang tawag ay Kinabuangan. Pero para Makati ako. Kung yun lang ikakwento ko at paghihintay sa basa nanay ko, pang malalam mo kaya lang yun. Pero kung sisimulan ko sa ganito, maulan noon, gabi, maingay ang mga aso. Gula-gulanit na alaala ang mga natatandaan ko. Nakayakap ako sa binti ni Mama habang nakatingin sa pakikipagsigawan niya sa may-ari ng bahay na aming tinutuluyan. Umiiyak siya, yun ang talagang tanda ko. Umiiyak din ako. 3 taon ako noon. Si Michael, kapatid ko, umiiyak sa loob ng bahay. Sanggol pa lang. Ang alam ko, pinapaalis kami noon sa inuupahan naming bahay sa kalye ng Ipil sa Sembo sa Makati yun. Sinubunan ko sa Makati. Doon pa lang sa first paragraph ko, gusto ko nang ibigay sa mga mabasa, ito yung mangyayari. Hindi ito tungkol sa pagkabata. May i-reveal ako, konektado dito sa unahan. Sa first paragraph niyo pa lang, parang opening scene pa lang ng isang pelikula, dapat naka-plant, naka-foreshadow na yung buong kwento. Go straight to the meat of the story. Ito yung tinatawag na in medias res. No? Hindi ka mag-i-introduce ng isang kwento na ini-introduce mo pa. Introduce it at the meat of the story. So, nung ni-reveal ko yun agad sa una, maliwanag na malaki yung ikukumpisan ko. So, along the way, ano ilalabas ko sa kwento? Hindi ko man dinideklara, pero sasabihin ko doon. Yes. Unang kwento pa lang ng librong ito, sasabihin ko na, ito yung estado ko. At nung sinulat ko ito, wala pang sokmen. Nung sinulat ko yung kwento ko, wala pang Facebook. Unlike ngayon, na halos lahat mag-reveal ng sarili, unlike ngayon, over-revealing na yung iba sa Facebook. So anong gusto ko sabihin doon? Ang hirap, di ba? Kasi nagre-reveal ka sa isang libro. At panitin ka nito siya. Pwede kang husgahan. Ibig sabihin, nung panahon na yun, wala pang Facebook. Ngayon na lang ako nakakita sa SOCMED ng mga na-normalize na ito. Nung panahon na yan, nasinulat ko yata yun way back 2006. Hindi pa ganun kalakas yung revelation. Lagi ang tawag nila sa child katulad ko out of wedlock ay broken family. So wala pang mga argumento na magtatanggol sa akin. Pero ni-reveal ko na siya. Ngayon kasi pwede nang i-argument na walang broken home. Di ba? Mas broken ka kahit na kasama mo ang nanay tatay mo pero hindi mo naman masundang pangarap mo. Di ba mas broken yun? Kung hindi naman kayo nagkakasundo sa loob ng bahay, di ba mas broken yun? Eh, ito ako eh. Nag-exist ako na matibay na tao. Na nag-iisip na tao. Kahit na isa lang yung magulang ko. Sasabihin mo ba broken ako? Sasabihin mo ba broken home ako? Ngayon, kaya ko na yung argument yan. Kasi may SOCMED na. Kung sinusulat ko yun, walang ganyang argumentation. Utok sa buho yan. Ganun tingnan. Broken home yan. So, binigyan ko ng boses yung mga katulad ko doon sa kwento mo. Hindi ako nagkwento ng pagkabata per se. May agenda agad ako. So ganun ako mamili ng kwento. I have to look for that particular experience mas malalim, na mas tinatanong ko sa sarili ko, na hindi ko pa kaya i-confront. At pag kaya ko na i-confront, kaya ko na siyang isulat. Kailangan ilito ko lahat yung mga revelation in terms of contradiction. So yun ang malaking iba niya sa paikling kwento. Sir Ferdy, tanong, paano kung yung estudyante sasabihin niya, eh nagkataon naman kasi na ganyan kalalim yung experience mo eh, no? Napalipat-lipat kayo ng lugar from Ipil, Sembo to Kinabuangan, sa Candelaria, Zambales, Tunyog, Bacoor, Cavite, now to Iloilo, no? Paano kung napaka Quizzes de Lavin ng buhay ko. Kung familiar kayo kay Quizzes de Lavin, no? Na napaka-pampered niya, 1,000 pesos per day yata yung allowance niya mula sa magulang. Wala siyang problema. No? Parang ganun. Paano kung yun yung i-argue ng estudyante? Mahirap para sa akin yung mag-share ng something personal kung
hindi naman ganyan karami yung na-experience ko or karami yung problema namin sa pamilya. Malaking problema nga yan kasi kung hindi mo kaya something first mag-share ng ganun, mas malaking problema yung pag nag-fiction ka. Mas magiging lutang yung fiction mo. Kasi hindi grounded yung fiction mo. No? Technically. Imposibleng walang problema si Christopher de la Ville. Baka hindi niya lang kinakontrol. Imposibleng wala silang mga uncomfortable situation. Nung nabash siya dahil doon, palagay ko, yun na pwede niya yung essay. Ah, okay. Ano na feel niya? Okay. Ano na feel niya noon? Ano yun na mga realization niya as a young girl? Lalo na sumali siya sa ano? BBB. From that bashing, wala naman siya na... sumali sa hype, beauty pageant. Ang lakas ng hype sa beauty pageant, pero naging tae lang naman ang resulta. So, palagay ko may mama ikukwento na siya ngayon. Mm-mm. Oo, tama. Okay, may punto ka ron, no? From the bashing and from the hindi pagkapanalo sa beauty pageant. Ayan. Sana mapalalim siya noon. Mm-mm. At yung dalawa na, magagawa niya ng memoir yun. Actually, ngayong pandemic, mas marami limitaw na creator ng fiction. Why? Kasi lahat tayo nakaranas nito eh. Mm-hmm. And it's a collective memory. No? Ngayon, ang dami natin may susulat na creator ng fiction. Mm-hmm. Gabriel? Yan, may tanong na si Gabriel. Hi sir, thank you for coming. Panalo naman yung mic mo, Gabriel. Thank you po. Sir, I was wondering po, especially in the vein of the question that Sir Sanchez just asked about, you know, someone who lived in the lap of luxury, who lived in privilege. I was wondering, for example, you know, as someone who personally also like lived in privilege for majority of my life, I feel like I lack the authority to tell certain stories, but I want to tell certain stories, you know, certain stories that I feel might be able to provoke people, but I don't have the necessary experience to say like, oh, like I can't say that I know what it was like to study in a public school, for example, but I don't want to just feature, and especially in the process of like, not only like telling, like making films, but also like writing short stories, because I write short stories, like, but I want to write about these people. I want to write about like hard stuff. I don't want to just make, you know, like quote unquote, like mainstream content. Where does my experience sit in the process of making those stories? Do I have the authority to tell those stories still? Should I seek help from like outside sources? Like, of course I will, but like, how do I go about doing that per se? Thank you. Siguro ano, singit muna ako, Sir Ferdy. Siguro ang usual na problem, Gabriel, sa ganyan is, yung course mo ba, ikaw ba talaga yung pumili or merong ibang course na gusto yung magulang mo? Pwede sigurong doon muna magsimula, no? Yung contradiction mo. Yun. Tapos, sige, pasagutin na natin si Sir Ferdy. Gusto mo ba talaga itong kurso nito? Mahilig ka ba itong kwento? Yes, sir. Pero I am a transfer here po. Yes, sir. I transferred from communication po and I decided that I wanted to. Mahilig ka bang manood ng sine? Opo. I mean, yes. Pag sinabi ko mahilig, hindi ka na may mili. Alam mo kasi, para masabi kong reader ako, kahit pambalot ng tinapa, binabasa ko. Yes, yes. Hindi ko masasabi reader ako dahil nakabasa ko na isa, one or two books. Meaning, kahit hindi ko kilala yung author, babasahin ko. I mean, ganun ka-addict sa letters. Yes. Na kahit may pambalot lang ng sidayan, kukunin ko yung newspaper sa nanay ko lang para basahin ko ano nandoon. Even the science manual, nung bata ako, basahin ko kahit hindi ko naman subject. So yun ang tanong ko. Nanunod ka ba? Mahilig ka ba mag-sine? Mahilig ka ba magbasa? Kasi kung wala yung dalawang yun, baka may problema nga tayo sa pagpili ng topic. Kasi hindi mo kilala eh. Okay, now, ayaw kitang question ni Lalo ba? Nilang. Kaya siguro tatanong si Sir Seymour kung gusto mo talaga yung course. Yung course.
Oo, kung usually, yun yung contradiction sa estudyante. Baka mamaya, nandito lang kayo sa subject na to para lang may maging degree kayo. Isulat mo yung kilala mo. Wala bang kwento tungkol sa buhay mo as a privileged child? Wala bang mga contradiction sa so-called pamilya nyo? Hindi ko sinasabing ganito ka, pero may kukwento ko sa'yo. Hindi ito problemang mahirap. O pang mahirap. Alam mo yung naging problema isang araw? Isang estudyante, second year high school, pinagmumura, pinagalitan ng tatay niyang businessman sa during their dinner. Yan, mababa yung grade. Line of 8 kasi. Gusto ng tatay, line of 9 dapat lagi. Anong ginawa ng second year student? Pumunta sa kwarto ng tatay, kinuha yung baril sa drawer, nagbaril sa sarili. Hindi ba malakas na kwento yan sa million na yun? Hindi problemang pang mahirap yun. Pero kilalang kilala na mga katulad niya yan, yung mga ganyang pressure. May isa naman ako estudyante, sinunog niya yung buong bahay nila gamit ang Christmas light bago magpasko. Dahil kina-question ng mga magulang niya mayayaman yung choices niya sa buhay. Wala na siyang napapatunayan sa kanilang maganda. Hindi pang mahirap na problema yan. Pang privilege kid yan. Ang dami pa na pwedeng kwento sa milyo nyo na dapat mong hanapin. Imposibleng wala. In short, huwag kang magkwento ng tungkol sa poverty, tungkol sa social issues, kung hindi mo naman kilalang kilala pa. Para hindi bansot, para hindi pilit. Sir, I have another question, but regarding, you brought up the story structure of, I think you said Rene Villanueva, yung hangarin balakid kapatanan po. You mentioned that in the process of like writing plays or writing, you know, I'm not sure if you also do it for fiction, but I assume also like writing fiction, you have this story structure somewhat embedded in your brain. I find po that when I'm writing stories, it's also something that I have in like the back of my head, but it's not necessarily like something that I'm like constantly like referring to. How do you fit this like story structure in your brain? Is it something that you look back to constantly or like maybe, oh really? Okay. Yeah. Conceptualization is a must. No matter how long will it take. Some of my stories, nagsimula pa yung conceptualization ko during college days. You see, I only wrote it for a book 2004, 2005, pero college days ko, 90s pa. So na-conceptualize ngayon during my college days. Well, hindi ko sasabing dapat matagal. May kanya-kanya tayo ng process ng tinatawag ni Ricky Lee na pagbubuntis o impregnation of idea. No? Binibreak din ito yung myth ng inspiration. Hindi totoo yung inspiration sa pagsusulat. Parang, I may be happy. Magkakaroon ako ng energy kasi inspired ako while writing. Pero hindi yung inspiration ang magpapasulat sa atin. Ang nagpapasulat sa atin ay yung mga bagay na hindi natin kinalimutan. May mga bagay tayo along the way na pinansin. May mga pinansin tayo along the way. Halimbawa, nasa kotse ka, may driver ka, papunta ka ng St. Vinild, tapos pansin mo, naghahabulan yung mga tao sa daan kasi nahabol na yung nag-iisang jeep na pumarada kasi nga ang taas na ng oil ngayon, halos ayaw na mag-drive ng mga jeep ni driver, pero yung mga natitirang nagda-drive pa, inahabol na ng mga tao para makasakay sila papasok sa trabaho while you are inside your car with the driver. Pinansin mo yon, hindi ka na-inspired on. That's inspiring, di ba? Pero pinansin mo yon. At hindi mo makalimutan yon. And then after a year, after a month, sinulat mo siya. And that's it. That's conceptualization. Yun yung grounded storytelling. At hindi siya born out of inspiration. Nakakapagsulat tayo kasi may mga pinapansin tayo na hindi natin kinakalimutan. Kahit lumipas pa maraming taon. So, pag nangyari yon, madali ko nang ilalagay sa form yon. So pag nag-isip ako ng character, di ba? Character ko isang call center agent na bago yung mga damit kasi
gusto niya matulad sa mga klase niya sa college noon, scholar siya sa isang private school na okay lahat yung suit niya, may aqua plus pa siya, pero pipila rin naman siya doon sa pila ng transport kasi hindi naman niya kayang bumili na sarili. Di ba? That's a conflict eh. Di ba? Kasi yung mentality niya, dahil naging scholar siya sa isang malaking school, ay naging mentality niya, yung mentality ng mga klase niya may kaya. Pero pag pagka-graduate niya sa college, naging call center agent siya, kahit pa magaling yung suot niya, kahit pa may aqua plus siya, sunod siya sa uso, pipila at pipila siya, hahabol at hahabol siya sa jeep. Kasi hindi naman talaga siya mayaman. Laborer talaga siya. Diba? Yung pagtatanggal ng mga meat, ang ganda kwento na, di ba? Kaya mo yung isulat. Di ba? Napansin mo yun eh, hindi ka na-inspired doon. So, pwede yun. So, nagkaroon ko agad ng objective. Gusto na itong maging katulad ng mga klase niya. Ganun kababaw. Pero may mga balakid. Kasi ang reality ng balakid ay laborer siya. Okay, conflict yun. Hahabol din siya sa jeep. Biktima rin siya ng all price hike. And then, towards the end, di ka magde-decide. Okay, ano yung realization yun towards the end? Okay? Ganun pa rin ba magiging mentality niya? O magkakaroon siya ng realization na mabuhay na sa reality talaga? O maiba na yung reality niya at sasaya siya? O hindi pa rin siya sasaya? Kasi ang dami pa rin yung tanong. Di ba ganun yung mga revelations sa dulo? So, natuhog mo na agad yung tatlo sa isang character pa lang. Eh kung gagawin mo pa ilang characters yan? So see, conceptualization. Kaya hindi rin naniniwala sa writer's block. Katamaran lang yung writer's block na yan. Meet yan. Ang totoo niyan, hindi ka lang nagko-conceptualize. Kala mo kasi, pag nagsulat ka, pagharap mo sa screen, pagharap mo sa paper, yun na yung pagsusulat. No! Yun ang last part of writing. Pag nagsulat ka na, hindi ka na dapat nag-iisip. Nauna na dapat yung pag-iisip mo. Sa conceptualization. When you write, sabi nga ni Ricky, ipapanganak mo na yung bata. Ayun, ha? Na agad yun. Siguro maganda rin banggitin ulit, ano, yung sinabi kanina ni Sir Ferdy, yung victory liner. That's very visual, di ba? May mga ganun tayo sa buhay, eh. Kay Sir Ferdy, yung dinadaanan niya lagi sa Cubao, no, yung victory bus liner terminal, para maalala niya yung hinihintay niyang nanay niya na titigil yung victory liner doon sa kanto nila. You have to, tama yung sinabi ni Sir Seymour, you have to be visual. Kaya ngayon kanina yung example ko, di ba, nasa loob ka ng kotse, nakita mo mahabol yung mga laborers sa isang jeep. Okay, because all that. Pwede yun na yung mag-trigger eh. Pwede na yung trigger. Pero hindi yun ang ikukwento mo. Ang problema sa atin, nai-stack doon sa visual. Kala nila yun na yung kwento. No? Yun ang problema. So ikukwento na nila yun. May umabol sa jeep, yun na yung kwento. Tapos bahala ka ng hanapan ng meaning. My God, di ba? Eh, hindi ganun yun. So, yun nga, hanapan mo ng mga contradiction, hanapan mo ng social issue. But in the first place, ba't nangyayari yun? Bakit may mga mahabol sa jeep ngayon? Lalo sa Manila setting, no? Hindi ko mapil sa Iloilo yan ngayon. Wakanda of the Philippines. Ito yung mundo namin dito. Ibang-iba yung Iloilo. Kaya, alos sa iyo ko nang bumalik. So, yun. Sana nasagot yung... May naisip pa akong iba pero sige, baka maalala ko mamaya. Sige Sir Ferdy, puntahan natin naman yung iba mong ginawa. No? Bukod dun sa ano kasi, dito sa mga personal essays, sa creative nonfiction, nagsulat ka rin ng ano, no? Children's book na in-illustrate ni Manix. No? Kate din at ang game machine. Tsaka meron ka bang ginawa pa. No? Paano ngayon itong transition mo na dito sa mga children's story or kanina nabanggit mo yung dula. Tapos bago tayo mag-discuss nung short film, no, yung Baboy Talunon, na galing naman sa maikling kwento mo. Yun. So, paano yung transition mo from the personal, the creative essays, and napaka-visual ng pagkakwento mo eh. I hope na imagine yun ng mga estudyante nung binasa ni Sir Ferdy kanina yung first paragraph of Kinabuangan. Diba? Aso, puno. Diba habang binabasa niya, meron na kagad mga images tayo na iniisip. No, so parang talagang designed for writing for films si Sir Ferdy. Paano yung ganun na transition mo to children's story or to play?
mas nauna ko talaga nakilalang film eh, sa comics eh. Kaya ganun talaga ako mag-describe. No? At ganun naman talaga, diba, sabi sa ating mga writer, show, don't tell, diba? So you have to concretize it by means of ma-visualize ng audience yung mga sinusulat mo. No? When I say concretize, halimbawa, pag sinabi mong mahal kita, hindi yung concretize. Diba? Iparamdam mo, ipakita mo visually. Yung na hindi sinasabi yun, pero mararamdaman ng audience na, ay, mahal ng lalaki yung babae. Diba? Ganun yung challenge lagi, diba? Sa visualization. Yung mentor ko sa rin, sabi, kunyata ka, sulat mo yan. Eh, Serene kasi, yung mentor ko nun, pag umupo yun, parang bendo machine. Pag naupo, may maisusulat na. So, na-train ako sa ganoon, na mabilis magsulat. Tapos, biglang sasabihin niya isang araw, oh, magsulat ka ng kwentong pambata. Wala rin ako alam doon. Bibigyan niya lang ako ng tip. Oh, hindi, basta mag-number ka, 1 to 14, 1 to 15, ito yung mga kwento. Ano mo sa pagdodrawing, kailangan bawat line mo, pwedeng i-drawing. Guys, dumaan ako sa isang pagtuturo na 30 minutes to 1 hour lang. Pero mali ba yun? Hindi. Kasi nakita ng mentor ko na mayroong potential ako that time. Siguro, no? Hindi ko kailangan pumunta ng isang buong kurso. Sorry to say, pero karami ng writer ngayon, hindi naman creative writing student. Hindi naman. Karami na magagaling na filmmaker ngayon, hindi naman filmmaking student per se. Nung panahon mo, Sigmund, wala naman tayong filmmaking talaga, di ba, ng course? Mahal. Tayo ay basa-basa-basa lang, campus dorm, rally-rally-rally. Kayo sa UP, kami sa PNU. Di ba? Kayo nila gapi sa UP na, di ba? Anyway, so, na-train ako sa ganon, pressure, under fire. Biro nyo, pasusulatin ako ng mentor ko ng isang script na good for 30 minutes episode. Tapos i-air na siya mamayang gabi. O i-shoot na siya mamayang gabi. Kailangan ko na siya matapos ng 2 o'clock. So ganong training ang nangyari sa kay Ren. Dalawa na lang kami nagsusulat that time. So kailangan maging mabilis ako. Take note ha, sinabi ko kanino, walang training dyan. Ang pinanggalingan ko tula at kwento. And then biglang sasabihin niyo magsulat daw ng kwentong pambata. Na napagtagumpayan ko naman. No? Well, talagang mabilisan yung nangyari pero na-survive ko. Kasi hanggang ngayon naman, mabilis talaga magsulat lalo pag malapit ng deadline. Deadline is the motivation. So yun, ganun ako napunta dyan. Na-enjoy ko ba? Of course. Na-enjoy ko. Lalo na nung naging teacher na ako at nagkaanak ako. Malapit sa akin yung kwentong pambata. At ang totoo niyan, bago ko ipabasa sa publisher yung sinusulat ko, o sa kaninong editor, ipapabasa ko muna sa bata. Titinan ko muna yung reaction nila sa mukha nila habang binabasa nila without drawings. So papabasahin ko yung mga pamangkin ko, mga pinsan ko maliliit, mga kapitbahay namin. Kung hindi ko man sila mapabasa dahil makukulit, babasahan ko sila ng kwento. Pagsisircle sila sa akin. Ang isa pang strength nan, sakit man, pero nag-volunteer ako noon habang may sakit yung anak ko sa Rebo sa PGH sa mga batang may cancer. So, para mapabilib ni Rebo yung mga bago niyang kalaro na may mga cancer, sana nga may nakasurvive sa kanila eh. No? Kasi ang dami nila, siguro mga 20 sila, 15 to 20s, puro nakakalbo, may mga ano, kasi may mga cancer sila lahat. Kwento lang ng kwento ng mga bago kong kinakwento pang bata. Tapos pag nakikita ko yung maganda reaction nila, feeling ko tagumpay na yung kwento ko. Ngayon, pag may mga part na feeling ko hindi na maintindihan, yun, pagbalik ko sa mga i-revise ko yun. So yung mga bata talaga yung naging sukatan ko, parameter ko, doon sa pagkukwento kong pambata, bago ko pa yan i-release sa publisher. So yun, at cinematic, yes, napansin ko rin yan. Medyo good for cinema lahat ng description ko kasi nga, nung bata rin ako, ang naging isa sa, ano ba tawag natin doon? Trigger. Pantakas. Escape. RPN9 siya. Tapos may mga luma siyang palabas, LVN. Black and white. LVN Sampaguita, Premier Libran. Sinagtala, di ba? Ganun, sinagtala, ganyan na. So yun ang papanuuring ko pagkagaling ng school, nung elementary ako.
Kasi yung panahon na nagsisiesta lola at lolo ko, so pinapalabas siya after lunch. Uh-huh. So ang uwi ko from elementary is mga around after lunch. So hindi pa ako nagbibihis. Wala naman kami uniform, no? Hindi pa ako nagtatanggal ng pambahay, nagpapalit ng pambahay, natutulog lola at lolo ko sa taas. Solo ko yung TV naming national na dibukas pa, dipihit pa. Di cortina. Di cortina. May mga binil na plaka pa sa ilalim. Solo ko yun. So for 2 hours or 3, habang tulog yung mga matatanda, solo ko yung mundo sa panunood ng mga black and white, mga pelikula ng mga batang si Dolphy, pelikula ng Susan Ross, FPJ, Philippines. Then pagdating ng high school, may hilig ko sa comics. Ay, elementary din, comics. Pero yung mga comics ko na elementary, mga... Wakasan. Funny comics. Hindi pa. Yung mga pinapamudmud ng mga health worker. Patuli. Family planning. Yung paano tanggalin ang kuto, ang lisa. Yung mga pinamumudmud sa bahay noon. So yun ang comics ko noon. Makakahawa ko ng formal comics pagdating na ng Manila. Kasi usin pa rin tayo ng comics. So doon ako natuto. So highly visual. Kaya paglipat ko sa literary, highly visual yung aking ano, yung aking description lagi. Na-train ako doon. Comics, panunod ng sine, mga lumang pelikula. Ito yung kwento ko. Nakita yung screen ko, no? Yes. Dali, ha? Medyo putol lang. Oo nga. Paano ba ito? Hindi ko siya mamuli. Yan, okay na. Habulan yung title, no? So, yung may character ko, yung batang si Kakay. So, may bata. That's connected sa tuko-tuko. Ang kwento nito, nabasa ko sa isang news article noong 2020 na may mga pinatay na red tag na mga tumandok o katutubo dito sa Iloilo, somewhere in Antique. At galit na galit ako kasi nakita ko sa FB yung pictures, mga senior citizen to na totally kahit mga malalaking troso, hindi na kaya makahawak. Pero sasabihin ng mga military na mga NPA. So na-detain sila yung iba na patay sa kanila. So it's a classic case, concrete case of red tagging na nagalit talaga ako. At nangyari to bago mag-New Year ng 2020, kung gan ka kamali. So napansin ko yun, galit na galit ako at gusto kong gumawa ng kwento, no, regarding that. No? So sakto naman na malakas ang impact sa akin ng pelikulang The Kite Runner. At ewan ko ba, malakas ang impact sa akin ng mga batang karakter. So paano kung halimbawa, naisip ko, may isang bata na tumandok, na ang alam lang sa buhay, natutong magbasa at mamundok at manghuli ng baboy ramo. Pero magugulat na lang na papatayin ng military yung kanyang mga parents. Anong mararamdaman niya? Ganun lang yung tumakbo sa utak ko. What if? And then what then? Ano mangyayari? Okay? So gumawa ko na isang maikling kwento. Ito nga yung habulan. So basically, ang mangyayari dito sa kwentong ito ay may isang bata na nahiling magbasa ng The Little Prince pero tumandok siya patutubo. Pero ang opening scene ay inuutusan siya manghahoy sa gubat kasi nakatira sila sa bundok. Pero natetensyon tatay niya kasi may meeting na mangyayari sa bahay nila. No, kasi ginigipit sila doon sa lupang inaangkin ng isang malaking corporation. No? So ang best way ng isang corporation ay to, kasi gustong gawing subdivision. Yun yung backstory. Pero hindi ko sinabi dito. No? So ang best way is to red tag them at pagbintangan silang NPA para mapaalis daw sa lupa. Na totoong naging account noon. No? Doon sa news article. Okay, dito sa Antique. So gumawa ako ng kwento na ang the state itself o yung mga military ang mismo mag-red tag at na nangyayari talaga at paano yun kung mangyayari ito na nangangahoy yung bata at pagbalik niya sa bahay nila nakikita niya pinagbabaril yung kanyang mga magulang dahil pinagbintang NPA and then ang gagawin tatakbo siya sa gubat para magkanlong at hahabulin siya ng isang sundalo, isang neophyte soldier. At doon sa gubat na yon ay maraming mga patibong silang ginawa ng tatay niya para sa mga baboy ramo
At in a way, mapapatibong yung sundalong mahabol sa kanya. Ang pinaka-dilema is, ililigtas ba niya siya? Yes. So yun yung internal conflict. Yun yung magiging balakid. Ililigtas ba niya yung sundalo o hindi? Na natusok doon sa patibong. So yun yung magiging problema ko. Pinoblematize ko. No? Kasi, you're the representation of the state na dapat pong protekta sa amin pero pinatay mo kami. Pinagdugtahan mo kami. Ililigtas ba kita? Dito rin, sa kwentong ito, ginawa ko yung isang nagpapaliterary sa bab kwento. Sa pelikula, ang kontrabida ay kontrabida, hindi dapat sa literary. No? Sa literary, kahit yung humahabol ng sundalo, binigyan ko ng dignidad. Ganun dapat din sa film, actually. No? Medyo nagbabago na nga, actually. Oh, dapat ganun, no? Hindi yung kontrabida ay kontrabida. Madalas nga, mas nakaka-relate pa tayo sa mga antagonistic character. So, anyway, balik dito. So, ganun yung maginawa ko treatment. So, kwento siya ng ganun. Hanggang pagdating sa dulo, malalaman natin na ililigtas na sana niya yung sundalo. Pero, hindi niya gagawin. Okay? Nung hinihilan niya na yung baging para maiahon yung sundalo, bigla nagbago yung isip ng bata. Mas nanayag yung galit. So, pinutol niya yung baby. Eventually, mahuhulog yung sundalo sa dulo. So, sumaya ba siya sa dulo? Sabi ko dito, sa kwento, hindi lahat ng mga lagay nakikita ng mata. So, mas nanayag sa kanya yung revenge. In a way, bakit ko kailang gawin ito? Kasi, ang nag-trigger lang naman talaga sa akin ng pagsusulat na to ay revenge. Alam nyo kasi, sa panahon ng fake news, sa panahon ng mga ganitong balita, dapat akuin ng pelikula at ng panitikan ng pagsasabi ng totoo. Dapat akuin ng letters, ng panitikan at ng pelikula ang pagganti. Para doon sa mga hindi kayang gumanti. So yun yung insight ko doon, yung sinulat ko to. So ngayon, nagustuhan ng director ng si Kevin. Sabi niya, gusto kong gawin into an elaborate film. Total nangyari dito. So may kita niyo dito na mag-iiba ngayon. Ganun pa rin yung premise. Pero syempre, dahil ang pelikula ay collective activity, hindi mo pwedeng i-insist na ganun ang mangyayari. So para mahabulan, ang magiging title nito ay nakita niyo? Baboy Talulong. Ah, hindi pala ikaw yung nagsulat ng screenplay. Iba pa. Kenneth De La Cruz. Kenneth yan. Nagbigay yun eh. Pinagmitingan namin yung screenplay. Pero sabi ko na magsulat yan. Okay. Kasi baka hindi ako maka-detach masyado doon sa kwento. Okay. Ang gusto ni Ken, mas gawin yung metaphor. Ang gusto ni Kevin at ni Kenneth, mas gawing metaphor yung baboy ramo. Baboy talon means wild boar. Baboy ramo. Na marami dito sa Panay. Okay? So, basically, itong mga pangalan na to ay mag-iiba. Hindi na siya Kakay, hindi na siya Kaloy, magiging Aldo. Nag-research kami at mahilig pala mga tumandok sa letter O sa dulo. Ronaldo, Ronaldo. So, walang YYY. Okay? So, at yung Kakay babae, eh dito, so, ginawa ko lalaki. Oo. So, naalala ko kasi lalaki yung nasa pelikula eh. Mm. Kaya nung kinikwento mo kanina, okay. Bakit so, dito, babae? Mag-iiba na. Mas nag-medias res. Nagpunta na agad sa scene na nangangahoy na agad sila. So, may liberty naman kasi ang director at ang screenwriter sa visualization. No? Kung paano nila i-aatakihin yung pelikula in terms of the visualization. Pagdating sa dulo, wala nang mangyayari. Wala namang, yan, rigor, ganun pa rin. So, ganito yung forma niya. May nagbago ba, of course, title? Nagbago yung mga pangalan ng character? Nagbago din yung premise. Doon sa kwento, sinimulan ko sa loob ng bahay. Dito sa pelikula, nagsimula na sa gitna ng gubat. Papunta ng bahay. Nag-iba yung proximity. Sa kwento, sinimulan ko sa loob ng bahay, papunta ng gubat. Papunta ng bahay, then papasok ng gubat. Sa kanila iba na.
gubat, bahay. Parang bahay, gubat. So tatlo lang. Sa kwento, maraming to and fro. Tapos sa kwento, dahil wala, walang, dahil hindi masyadong visual, napupunta pa sa mga backstory. Biglang magiging hindi linear yung kwento. Dito, dapat linear. Pagdating sa screenplay, linear na. So, magsisimula yung kwento sa gubat, sequence 1 agad niya sa forest, okay? Ang unang scene ay kung babarilin ba ni Kaloy, ani Aldo, yung takot siyang barilin yung napatibong nilang baboy ramo. Kaya pagdating sa dulo, anong gagawin niya kung tao, yung sundalo na yun sa patibong? Babarilin na ba niya? Kasi sa simula, takot siya. Sa dulo, hindi pa rin niya babarilin, pero pinabayaan niya mamatay. So in a way, mas poetic. No? Kayaan mo mag-suffer ang mamatay. Katulad ng baboy. Kasi sa baboy, sabi ng tatay niya din sa simula, patayin mo na para hindi pa, hindi na mahirapan pa. Napatibong na eh. Diba? So actually, tulong sa mga hayop na napapatibong, ang barilin na agad sila. Pero sa dulo, wala siyang gagawin doon sa napatibong na sundalo. Ibig sabihin, mas gusto niyang mag-suffer. So kailangan din impulsive ka lang kay metaphor. Kung sinimula mo sa metaphor, nagbaboy, o din sa dulo, kailangan hindi maghang yun. Ganun din sa storytelling na iba pang kukwento. Halimbawa, sa creative nonfiction, kung magkukwento ako tungkol sa aking mga kababata, sasabihin ko, kababata ko si Simon, kababata ko si Gabriel, hindi ko sila babangkitin para lang pagdating na bagbitin mo sila. Dapat may connection sila hanggang dulo. Hindi ka babanggit ng kulay. Halimbawa, may mga isang kapalpakan yung mga pagkukwento. Kukunin ko ang aking cellphone na nakalagay sa pink casing. So binanggit niya. Hanggang dulo, wala namang connection yung pink casing. Hmm. Eh bakit mo ginawang pink? Pwede pala maging blue. Pwede pala maging green. Pwede palang wag mo na sabihin may kulay. So bago ka gumamit ng mga objects, diba? Kulay, mention ka ng tao, yung mga material evidence na yun, make sure na may connection talaga yan sa takbo ng kwento. Halimbawa, sa play, pag sinabi ko sa karakter na nag-yosi siya, hindi dahil natitense lang siya. Kasi yung yosing yun, may connection yun hanggang dulo. Hindi ko siya bibigyan ng props na for the sake na magkaroon lang ng props. Lahat ng props dapat may connection sa kwento. Pag naglagay ako ng kahon sa isang eksena, ibig sabihin maglilipat sila ng bahay. Okay? Pag naglagay ako ng walis, sigurado magagamit yung walis. Sigurado may connection yung sa dialogue. Pwedeng ihampas niya sa asawa niya. Nakukuha niyo ako? Chekhov's gun, ano? Tama ba? Ha? Sa literature, Chekhov's gun. Ah. Hindi ka maglalagay ng barrel kung hindi mo naman ipuputok yung barrel later on. Yes, hindi ka maglalagay ng mga material evidence. Diba, hindi ako maglalagay ng baboy ramon dito for the sake na walang na sabihin lang na nanguhuli lang siya ng baboy ramon. Hindi pwedeng ganun. Hindi rin ako maglalagay ng baril for the sake na sir, bakit may baril? Eh kung magsasaka sila. Kailangan naman na patibong mo na yung baboy ramon, pupunta ka pa sa patibong, tatagain mo siya. So, kailangan objectified eh. Kailangan may correlation din yung object. Saka may mga baril naman talaga magsasaka. Lalo na yung mga baril na pang-hunt nila. No? Lalo dito. See, pagdating sa dulo, may connection din ng baril. Ipuputok ba niya yung baril na naiwan ng sundalo? Sir Ferdy, may tanong ako dito. Ito yung usual na ano eh, pagkakamali ng beginning writer. And I have experienced this before. No? Gusto mo isaksak pati yung ano eh, yung issue nung yung binanggit mo kanina, yung subdivision. Tama ba? Yun. Diba? Ganun ano? Parang gusto mo, tendency ba ito pagka bata yung writer? Kasi naalala ko, gusto ko isaksak lahat ng mga issue doon sa ako kwento. Ako naman, nangyari sa akin. Parang, ito, hindi na binanggit ano, na merong issue ng land grabbing and then the subdivision wala. And the like. Pero, my experience na to, I believe, no, sa mga estudyante, may nabasa kayo, gusto nyong ilagay itong na-research nyo, pero wala siyang connection. Pero ang
feeling nyo, baka ito na ang una at huli nyong pagkakataon na gawin to. Una at huli nyong pelikula or una at huli nyong kwento. Kaya gusto nyo yung ilagay pati yung context of the ano of the land grabbing. Yan. Huwag nyo gawing lengthy yung film, lalo yung mga dialogues. Ang dialogue ay in aid of the action lang. Ang problema, pag gusto mo isaksakay mga humahaba yung mga dialogues, naging walang kwento yung visualization. Ang film ay visual. Kung gusto mo maraming dialogue, magsulat ka sa literature. Huwag kang gumamit ng medium ng film. Pero kung gagamit ka ng medium ng film, siguraduhin mo na napaka-sinsin na ng dialogues. Okay? Ulitin ko, dialogues is in aid. Para pantulong lang para maidiin yung isang eksena. Okay? So, ibig sabihin, halimbawa, maaari hindi ko ilalagay yung subdivision issue o land grabbing issue. Pero pwede ko namang mailagay yun sa isang line lang. Halimbawa, pag sinabi, halimbawa, ng karakter na kaya ho ba may mga sundalong papunta dito? Kasi gusto nilang patagin na naman ito. Gusto naman patagin ng malaking kumpanya itong lugar natin. Ganun lang. So may idea ka na, ay my God. Bigyan mo ng research din yung audience. Ah, patagin, ibig sabihin lang conversion. So hindi mo na kailangan isaksak yun ng buong buo sa film na para ka nag-EED. Nag-educational discussion. Hindi na problema ng mga protest film, karamihan. Sorry to say this. No? Sinasabi ko sa mga kaibigan ko sa left, no? Ang problema talaga ngayon, hindi kayo makaigpaw sa pag-agitate. Sa sobrang pag-agitate, nagiging political manifesto yung film. Sobrang dami ng sinasabi. Hindi ko na makikita yung mga eksena. Okay? Noong panahon ng 70, sige, okay yun. Kasi kailangan mag-agitate ng todo eh, first quarter storm. Ngayon, hindi na ganyan ang pag-agitate eh. Diba? Napaka-temporal na ng attention nyo. Hindi na kayo, makakatulog na kayo sa mahabang dialogues. So iwasan niyo 'yon. Tama 'yung sinabi ni Sir Seymour, no? Huwag mong ikarga lahat ng issue doon sa isang film, isang eksena. So 'yun ang problema, no? So 'yun. Pwede namang line lang, isang line, economy of words. Magbasa kayo ng ano ng mga Hemingway. Yung iceberg theory ni Hemingway. No? Iceberg, isang iceberg yung gusto mong ipakita, pero pag sinulat mo siya, tip of the iceberg lang dati kalimitaw. Gets nyo? I-Philippine setting natin, Taal volcano, pero syempre yung nakikita lang natin sa Tagaytay, yung ipakita mo, yung bunganga. Pero alam na natin Taal volcano. So yun, ganun, para maiwasan mo. Mag-economy of words ka para maiwasan mo yung napaka-lengthy na gusto maikarga sa buong film. No? Eh kung ganun din lang, di magsulat ka na lang ng pulyeto. Sir, I was... Ito ko ng ganyang mic. Thank you, sir. Ipapadala niya raw dyan sa Visayas. Marami siya dyan. Ayan, kung na. I was looking at the, because a lot of my personal works din po, I find that I'm writing a short story first before adapting it into a screenplay, or rather, I find it easier to naturally create that story in the form of a short story before putting it into a screenplay. But I do think that I suffer from a lack of, I don't know, it's really difficult for me to like pace myself when it comes to like scene descriptions. Like I don't know how much I ought to put in between like dialogue. Yes. And it's like I feel like this object is significant in the process of writing the short story, but maybe like it's like a waste of time in the screenplay, quote unquote. I wonder about how you, is it just like a gut thing, like being able to learn what to keep or not, or It's a product of brainstorming from the director, the screenwriter, and the writer itself. Halimbawa, yung Habulan, story ko yun, pero bago ko gawing story yun, na-brainstorm na muna namin. Parang ganito nangyari. Act 1. We had a meeting, the director ako, saka yung screenwriter. Tapos sabi lang nila, Birds,
anong pwede nating maging pelikula? Sabi ko, ay may nabasa akong isang article about this tumandok. Nabasa nyo? Napanood nyo? Yes, yes, yes. Na-disturb ako eh. Hindi ko malimutan eh. Gusto kong igante eh. Gusto kong manggalit. Nagka-interest sila. So, paano yung mga basis? Wala ka namang sa news article na yung basis. Ligawan ko muna ng kwento. So, gumawa ka ng kwento ng bulan. Okay? Nagkagawa ng kwento na gusto nilang kwento. Usap uli kami. So, paano natin naatakihin yung script? Paano yun sa isip mo, Ken? Ano yung paano mo i-visualize to? Tapos maikialam din ako. Then, after that brainstorming, lilikaw ang script. So, hindi ito solo ang trabaho. Kung talaga nakadesign yung kwento mo for film. May brainstorming. It will burn out from the brainstorming. It's a collective effort. Okay? Hanggang ma-translate siya sa film. Para hindi ka mahirapan. Ngayon, may mga kwento naman na talagang matagal na isulat tapos nagka-interest yung director na gusto kong gawin film. Katulad ng ipapalabas namin dito sa 18, yung The Dog Eaters ni Kevin, pinrod ko siya. Kevs, may nabasa akong kwento. Yung kay Leoncio, cinematic The Dog Eater. Pero naisulat yung Dog Eater way back 1980s. Oo nga, nabasa kayo nung college. So brainstorming naman kami. So laging born out of brainstorming. Importante na may collective ka sa ganyan. Kasi kung magsusulat lang ako, pwede na solo ko lang. Pero kung film ang tawag dito, kung film ang project, yung end result ay film, kailangan may ka-brainstorm ka talaga. Kaya nga brainstorming siya. Pag walang ganun, di-storm yan. Sige. Example nga, Sir Ferdy, ano yung pinag-usapan nyo na nilaban mo na dapat nanda sa pelikula? Yung eksena na ano, na kailangan may baril. Kailangan may baril. Sabi kasi nila, dapat sibat lang. Oo. Sabi ko, that's too old. Hindi kayo masyadong updated. May mga baril naman magsasakam na yun. Kahit airgun, meron sila. Kaya nilang gumawa ng sumpak. Kahit mga katutubo. Masyado kayo napunta sa prehistoric na puro pana-pana. Hindi naman aita to mga to. Tapos, costume, for example. Ano daw yung dapat maging so, costume na kasi katutubo sila. My God, sabi ko, di kung ano yung mga binibigay sa kanila ng constructions, ng bakery, ng mga politiko, pagkumpanya, vote for ganito. Eh, hindi naman nakabahag yung mga yan. So, ipakita din dito na hindi lahat ng katutubo nakabahag. That's so old tradition. Ano, mas maraming katutubo ngayon ang hindi nakabahag. Kasama natin sila sa pamamalengge, kasama natin sila sa school. Okay? So, yun din ang gusto pakita. So, dapat mag-stay yun. At bago ko sabihin yun, based on research ko yun as a writer. No? Na may barel, na hindi sila nakabag. So, yun, mga ganun. Kasi usually, tungkulin talaga ng writer yung mag-research sa mga detalye ganun. Okay? So, dapat bago ko mag-brainstorm, well research ka. Lalo na sa topic. Kasi pati yung pinag-uusapan yun. Alimbawa, kung gagawin yung pelikula yung paghahabol ng jeep, malaking brainstorming yan. Bigyan kita ng isang matindi example, objectivity. Noong 1990s, nag-judge ako ng isang poetry competition. Yung dalawang judge ko, pinanalo yung isang tula. Yung isang tula coming from a certain students ng Tagalasal. Panalo sa dalawang judge yung isang poetry. Itong poverty porn sa akin, pero sige, pinanalo ko na rin, pero hindi ko pinag-purse. Kinontra ko. Bakit? Sabi doon sa eksena, yung isang estudyante daw ng Lasal, para makipamuhay siya doon sa mga may hirap, lumabas siya ng kotse, kumain siya ng lugaw, umuulan kasi, kasabay ng mga construction workers sa isang lugawan. Wow! Masyadong hindi realistic, no? Yung eksena. Pero sige, pinalagpas ko na. Pero may naging isang problema sa objectivity. Pagdating doon sa lugawan, para doon makipambuhay siya at kahit tinitingnan siya ng pagtataka ng mga construction worker, ginaya daw niya mga construction worker. Sunod-sunod din daw siyang sumubo ng lugaw. No. Pinanalo ng dalawang judges na hindi writer. Mga teacher lang. Sabi, ay, ang galing kasi, 90s to ha, kasi may simpatya sa mahihirap. Sabi ko,
una, hindi totoo eh. Bakit hindi totoo? Guys, kahit naman mahirap kami, pag kumakain kami ng lugaw, hinihipan muna namin yung lugaw. Kung totoong nag-immerse yung writer, nag-research siya, hindi namin sinusubo sunod-sunod yung lugaw. Lalo't sakali ito, lalo't umuulan. Puta, di sunog yung labi namin. Hindi ko mo construction worker yon at puro semento siya, ay hindi na siya mag-iihip, hindi na siya takot sa mainit. See? Kung gaano kalutang yung objectivity, gaano hindi nag-research. So, ganun. No, bago ka makapag-brainstorm, kailangan marunong ka sa research. Siguro na lang, last na lang, no, Sir Ferdy, what advice can you give, no, to not only aspiring writers but also to those who would like to become visual storytellers? Dahil film students sila. Pumansin. Pumansin ng maraming-marami. Ang daming nangyayari sa society na to. Lalo ngayon, papunta pa lang tayo sa disgusting part. Sa bagong pamunuan. So maraming-maraming mangyayari. Golden era na tayo kasi mukhang gold na lahat ng prices. Gold na ang oil, gold na ang mga vegetables, iba-iba pa. Itong nangyaring halalan, ang dami-daming insights. Wala ba kayo napansin doon? Diba? May mga sinayang ba tayo talagang kandidato? Itong mga ganitong question, hindi ba nagpo-post sa inyo ng pagpansin para maging material? Huwag kayong maghanap ng material sa malayo. Nasa tabi lang ang materials, baka hindi nyo lang sila pinapansin. At magbasa, anod mga pelikula, huwag na magsulat ng mga gasgas na. At huwag bumatay sa plot twist, utang na loob.